Hello guys, welcome to my channel. Welcome to Poppy's Vlogs, guys. So ngayon guys, ang pag-usapan natin ay how we celebrate Christmas here in Canada. Kung ako pang tatanungin nyo, marami din dito nagsa-celebrate ng Christmas kasi marami din ditong mga Christian denomination, kaya uso din po dito ang selebrasyon ng Pasko. And kung i-compare natin ang Christmas dito pati sa Pilipinas, mas maganda pa rin ang celebration sa atin guys kasi mas masaya, mas maraming tao, pati mas bongga guys. Kasi dun sa atin, pagpatak pa lang sa atin ng September, alam niyo po yon, September pa lang onwards hanggang January or hanggang Three Kings. Or nagsisimula na ang celebration ng Pasko. Dito guys, usually ang napaprioritize dito muna ay dating na October 31, doon na yung trick or treat, and then yung decoration nila, nag-start guys ng mga November. Yung ibang lahi guys, nagde-decorate pa siya December, yung papalapit ng Pasko. Kaya lang tayo mga Pilipino guys, usually ang ating pag-de-decorate, nagsisimula September, and then patuloy po yan hanggang December or January guys. And I would say na masaya dito ang Pasko, pero depende on how you celebrate it guys. Kasi mga Pilipino guys, nagsa-celebrate dito kasi nandito yung mga pamilya nila, tapos kumpul-kumpulan, and of course some of them, they invite their friends to come over, nang sa ganun they can celebrate the Christmas. Ang Christmas sa atin, I would say, after being here in Canada for 20 years, I would say na mas masaya pa rin sa atin guys kasi maganda yung sa atin na nakakapagkapitbahay tayo. Nandiyan lang ang bahay ni Lola, nandiyan lang ang ating mga neighbors na pwede natin puntahan at pasyalan, and then magkakainan tayo, and then pwede rin tayo magingay o magdamag. Dito guys, you can celebrate Christmas, kaya lang hindi pwedeng magingay pagdating ng gabi guys kasi magre-reklamo ang kapitbahay. You can still invite your friends to come over, kaya lang guys, yung Pasko natin dito naka-schedule. Minsan nga hindi nga natatapat sa 25 kasi may trabaho ako sa 25, so ang celebration is New Year. Kung New Year naman ikaw may trabaho, ang celebration mo is the 25. So pinapapili kami dito guys kung ano ang okasyon na gusto naming i-celebrate. Is it Christmas or New Year? Sorte na lang guys kung makapag-celebrate ng dalawa. Kaya lang guys, mga Pinoy dito madiskarte since gusto nila na may bayad sa holiday, so magtatrabaho muna sila and then saka magsa-celebrate, o kaya magsa-celebrate sila and then magtatrabaho guys. And yung mga pagkain naman dito guys, maraming pagkain kung sa pagkain ng pag-uusapan. Kaya lang guys, depende din sa budget. Kung gusto mong bongga ang kainan or bongga ang Pasko, then lalabas tayo ng pera. Pero kung hindi naman masyadong malaki ang ating budget, then we can celebrate by having a simple celebration, kunting pagkain lang guys. Ang importante magkasamang pamilya, o kaya we can go to Seafood City or Chinese grocery dyan para makakuha tayo at makabili ng pagkain na gusto natin guys. At as much as possible guys, mas maganda na lang yun homemade kasi pag ready-made guys, okay din naman kung ayaw magluto, kaya lang mas mapapamahal guys. And in terms naman sa regalo guys, maraming regalo, pero depende pa rin po sa budget. Gaya dyan sa inyo, sa Pinas, nagbabudget kayo kung magbibigay kayo sa inaanak nyo, at of course, magbibigay kayo sa mahal nyo sa buhay, sa nobya nyo, o kaya sa asawa nyo guys. I would say, dito, medyo fancy guys ang mga regalo kasi maraming sale, and at the same time guys, karamihan dito gumagamit ng card. Kaya sabi nila, Pasko naman, minsan lang yung mangyari, sige, utang na lang tayo, gamit tayo ng card. Pero ang mas maganda pa rin guys ay kahit hindi naman mahal ang bilhin natin sa mahal natin sa buhay or sa ating mga inaanak, importante, it should come from the heart. Nang sa ganun guys, hindi tayo gumastos ng mahal. And in terms sa decoration guys, marami din nagde-decorate dito guys, pero hindi kasing dami na nagde-decorate sa atin. Mas masaya pa rin siya sa atin guys kasi mas mailaw, mas marami kang makikitang parol dito guys. May mga bahay na nagde-decorate, dinadamihan nilang Christmas lights, pero if you're going to visit one place, mayroong maraming decoration. Mayroon naman lugar na hindi masyadong madami. Unlike sa atin, kahit dyan po sa
squatter area, marami pong decoration at ang mga tao po ay nag-invest talaga sa ilaw. Kaya mas bunga pa rin dyan sa atin. Parang walang level dyan sa atin. Kaya mahirap ka, mayaman or middle class, pagdating ng Pasko, sabay-sabay tayo na nagse-celebrate at nag-e-enjoy sa kapanganakan ni Jesu Cristo, guys. Ayan ang pagkakaiba ng Pasko sa atin, pati Pasko dito. I would say dito, masaya kung kasama mong pamilya mo. Pero pag mag-isa, guys, napakalungkot kasi malamig ang panahon. And then, ang mga tao dito, kanya-kanya ang celebration ng kanilang Christmas, guys. So there's no place like home, guys, in terms sa celebration ng Christmas. And I would say, the best pa rin ang Pasko sa Pinas. Kaya given the chance na makauwi, guys, I would still prefer na makapagpasko dyan at makapag-enjoy dyan, guys. Kasi iba pa rin yung kalahi natin at iba pa rin yung saya dyan na nadarama natin pagka Pasko sa Pinas. Okay, hanggang doon lang, guys. If you like to comment, you can always comment down below, guys. Dito lang po sa Popis Vlog. Until next time, Popis Vlogs, bye-bye and peace out, guys.